Hyundai Ion. So to guys, Hyundai Ion, yan. 2015 model. Problema nito, ang taas ng minor. Ang taas po ng minor nito. Tapos yung may check engine siya, yan. So nung dinala dito ng customer natin, matagal na raw po itong check engine niya. At saka wala siyang idea kung mataas ba ang minor or mababa. So nung pagdating niya dito, so doon ko na sinabi sa kanya na yung minor niya mataas, nasa 1,500 to 1,600 yung minor ng sasakyan niya. So ito guys, yung problema niya, check engine. Nung iniskan natin, ito yung lumabas, apat. So iisa lang to. Apat yung nakalagay na pulley niya, so pero iisa lang. So idle air control valve lang to sa idle air control system circuit law. Tapos yung isa, parehas lang din. So na-experience na rin natin to dati, ganitong problema. Usually nakarami na pala tayo experience nito. So pag ganitong problema na ganyan na sa idle air control system, so possible po to sa ano lang to. Possible po madumi yung idle air control valve. Pangalawa sa electrical, pangatlo sa sensor, to pang-apat yung sa ano na sa box. Yan lang yung problema niyan. So yung mga nauna nating gawa dati, pinatrabaho natin to sa ano, electrical, kasi wala tayong gamit. So sa mga electrician, ano sila, kumpleto sila ng gamit. So na-check nila kung ano yung may problema, electrical ba, may putol ba o wala. So ito, linisin lang natin to. Tapos kunting troubleshooting tayo sa mga sa electrical, kung makukuha natin yung ano diyan, yung problema diyan. Ito guys, yan ang taas ng minor. Nasa ano yan, nasa 1.6 yung minor. So ang taas ng minor niya dahil dito. Ito yung may problema, idle air control valve. So i-check natin to hanggang dun mamaya. Yan. I-check natin tong wiring may putol. Tapos linisin na rin muna natin bago natin i-check yung mga wiring. Tapos dito mga baklas na yung mga ano, mga sakit na ano, mga clips ng oxygen sensor. Tapos ito nakita natin, check natin yung langis. Ano? Ang dumi ng makina ni ma'am, may sludge na oh. You know? Dapat ganito kalinis yan. Yung makina ni ma'am ganyan kadumi. So nagka-sludge na. Sobrang dumi na ng makina. Napabayaan to sa sensor. Tapos yung valve cover gasket, yan. Yung langis. Yan. So, palitin na rin yung valve cover gasket. So baklasin muna natin yung ano, yung ito, para makita natin yung mga ilalim pa. So ito po, yan, ilalim na ng rotor. So yung dito, makapal yung brake pa dito, dyan sa abila, manipis. Ano yung stack up dyan doon, caliper, slider. Yan naman oh. Pero ito kasi manipis na oh. Hindi naabutin sa sunod na PMS to. Nanipis nyo. Tapos ito po, ito talaga, palitin na. Yung rotor na to. Ah, sobrang nipis na, kung mapapansin nyo. Pag pinaripis pa to, yan, ganyan lang kanipis yan. Yan, so wala na po. Ito po, papalitan siya. Makipunan nyo po, ma'am. Kasi hindi na po natin pwede pa-repis to. Kasi sobrang nipis niya na. Ninipis po. Dito po sa kabila, yan, ito, kaya pa sa ano to. Ipa-repace, pero mas maganda po, isabay mo na lang po siya, palitan niyo na po ng bago. Kasi dun sa kabila, sobrang nipis na. Ito, pag pinarepace po natin to, magiging katulad siya sa kabila, kanipis. So ano na rin po, palitan niyo na lang din. Dati po siguro ma'am, bago kayo nagpalit ng brake pad na to, ano na siya, bakal sa bakal. Yung tipong parang bipreno ka, gumaganong-ganong na. Yun na po yun ma'am.
So yun guys, dapat kada PNS napapacheck nyo yung brake nyo. Nare-regress yung slider pin para hindi mag-stack up. Kasi pa nag-stack up yan, unang ano yan, minipis yung brake pad nyo. Tapos pag hindi nyo napapansin at manipis na, magbabakal sa bakal na yan, sisirain na yung rotor nyo. So ganito nangyari kay ma'am doon sa kabila. Dito manipis na yung rotor nya, pati sa kabila mas manipis. So yun nga po, maglang puro chainsaw lang chainsaw, kailangan din natin ipa-check lahat ng kailangan i-check, lalo na yung ating brake system. Kasi ito ang pinaka-importante guys sa sasakyan natin, yung ating brake. Pag ang brake bumigay, patay. Pero pag ang makina bumigay, hihinto lang yan, re-reaker ka lang yan. Pero pag ito ang bumigay, ang brake natin, yun, si San Pedro na yung ano, makikita mo. So ito po ano. So ito daw napalinis na to ni ma'am sa ibang talyer. Pero kung mapapansin nyo, yan. Kailan po kayo napalinis ma'am, itong taon lang? Last year. Pero kung last year po kayo napalinis, hindi po ganito kadumi. Ito po simula nung una pa ninyong binili to, hindi pa nalilinis to. Ito ang dumi po oh. Tapos yung intake manifold din, ayan, sobrang dumi. So hindi pa po ito nalilinis. Nabudol kayo dun. So yun guys, yung check engine natin kanina, try natin linisin to. Kasi ito sobrang dumi oh. Nagpuputik na siya sa loob. Either air control valve, ayan. So pag ito ay nalinis natin at may check engine pa rin, so doon na tayo tatalon sa ibang problema dyan, sa wiring, sa sensor. Ito muna linisin natin kasi nagpuputik na sa loob, baka ito lang ang problema. Ito pa po sa nakita natin, yung compressor belt ni ma'am. So ito, simula po itong binili nyo, yun yung napapalitan. Napalitan nyo na po. So ito pangalawa, pangatlo po dapat ito. So yan po, puro bitak. Yan, puro bitak ni ma'am. Check nyo pa, halika mo. Yan o, yan yung video yan o. So puro bitak na po siya. Ito. Dito po, yan, ang dami pong tagas oh. Makikita niyo ma'am, yan ang daming tagas. Yan oh. Opo. Sa ilalim. So, sa ilalim po. Ito po, monitor niyo po ito. Baka po kasi, pwede po to sa, dito po kasi siya galing sa cover ng ano eh. Dito po siya galing sa cover ng timing belt. Baka po ang may possible po yan, kung hindi pa po kayo nakapagpalit ng timing belt, isabay niyo po itong ano, camshaft oil seal tsaka crankshaft oil seal. Kasi doon din po nagtadagas yan. Sa oil seal po, maano na yung oil seal, malutong na. Opo. Opo. Ito ma'am, pagka wala, ay pati po yung ano niya ma'am, may bitak na rin. Ito po yung alternator belt, yan o, bitak na rin po. Tanda ko, baka mahimatay ako. Kasi ito po, kaya sobrang ingay na po niya. Kasi po yung alternator belt mo, wala na mapaglagay yung bitak. Compressor, ganun din po, sobrang bitak na rin. Kung hindi pa po kayo nakapagpalit talaga niyan, yung alternator belt tsaka yung compressor belt, patay, pati po yung ano nyo, timing belt, hindi pa po napapalitan. 137 na po kayo, kailangan, yun po yung pinaka ano nyo, i-priority nyo po. Yung timing belt nyo. Kasi pag naputol po yun, marami pong sisirain sa loob ng makina. Mas malaki gastos. So yun guys, dapat yun yung pinaka-importante dyan eh, yung timing belt. Kasi pag naputol yan, marami siyang sisirain dyan sa loob ng makina. So yun, baklas muna tayo nito. So ito, isa na din sa papalitan ni ma'am to, flashing coolant. Nako, ang daming papalitan ni ma'am. Caliper kit, flashing brake fluid, coolant, flashing coolant. Ano pa ba yun? Timing belt, EC belt, alternator belt, shifter cable, clutch cable, water outlet, thermostat housing. Naku, unti-untiin mo lang ma'am, dami nito. Yung importante lang po muna ngayon, tapos po, yung susunod po, timing belt mo na po. Yun po yung, huwag nyo na po patagalin siguro next month kung may budget na po kayo. Kasi 137 na po kasi. Delikado. Ganyan nyo. So grabe na yung dumi niya oh. Nag-aala diesel na. Ang tigasan dito ma'am. Oh, diesel na siya. Pero gasolina to.
So ito naman po, ma'am, ang kailangan nyo rin ilalagay sa list para po, tawag dito, para po pa nagbiyahe kayo, safe kayo. Yan, ito. Ito po yung water outlet. Ito po, nagmumoist na po siya. May kunting moist na po siya. Kung mapapansin nyo po kasi, yan, puro langis po siya, kaya hindi siya, kaya hindi mo makikita yung kula. Coolant. Tsaka hindi po kasi coolant ang gamit nyo, tubig. Ito, yan o. Yan. Yan o, yung puti na yan, ma'am. Tubig yan na natuyo. Yan, yung puti na yan. So ito po, isasama na rin natin to sa isa sa mga palitin mo sa mga susunod. Pero ito, yung timing belt po, huwag nyo na patagalin. Tapos pati po ito, susunod nyo na po. Kasi anytime po, pwede po itong ano, pumutok. Puputok po kasi ito eh. Yan o. Kaya kailangan po talaga, coolant po ang gamitin, wag tubig. Ano. Ito po, ayan, katulad po rito, pumuti po, oh. Tubig po yan. Ayan, yan ito, pumuti na tubig yan. Nagmumoist na yan. So ito guys, natanggalan natin yung spark plug. Ito no, ito. Sobrang nipis na ng ano, ground electrode niya. So kailangan na palitan. Yan o, oh. Sobrang nipis na nito, oh. Ground electrode. Ayan, itsura ng spark plug. Oh. So kailangan palitan na talaga, itsura pa lang. Tsaka yung ground electrode niya, sobrang nipis na. So baka mamaya, tuluyan nang mawala. So medyo marami-raming papalitan dito si ma'am. Ayan. Pero ang papalitan natin ngayon, ito lang mga ano, spark plug, AC belt, compressor belt, brake pad, at saka air filter. Yun na muna papalitan natin. Tapos the rest, yung iba, pag-iipunan pa ni ma'am. First time lang talaga mapiimis to. 7 years, so sulit na sulit na rin dito sa water outlet. Kasi kung mapapansin nyo sa group yung iba, 80,000 lang, naputok na to. So ito si ma'am, 107 na. So, sulit na sulit na. So kailangan na palitan ito. Ito, water outlet, tsaka thermostat housing. So mag-engine wash. Ito, tinan mo, ligong-ligo. Ligong-ligo yan sa langis. So, kailangan i-engine wash natin para luminis. Tapos, yung makina ni ma'am, silipin natin. Aray ko. Makina ni ma'am, silipin natin yan. Mancha na rin. Sobrang itim na. Nakita na rin naman ni ma'am to eh. Nung nagpalit siya ng valve cover, pinakita niya sa akin yung picture. Yan, sobrang itim nung makina. Nagmancha na. Ayan, may sludge pa nga eh. Sludge. Yan, akaw. Wawa nito may ari. Daming problema sa sasakyan niya. Okay, ito na po. So, na-engine wash na natin. Na-engine detailing na rin natin. So, nabawasan ng konting mga dumi. Kanina, hindi ito kita, no? Instead na tubig, dapat coolant. Para hindi kakalawangan yung cooling system. Okay, punas muna tayo.